sanggang dikit na magkaibigan. Hindi lamang sa mundo ng boxing kundi pati na rin sa tunay na hamon ng buhay. The Manny Pacquiao and Buboy Fernandez Tandem. Marami sa atin ang tumitingala sa ating pambansang kamao pagdating sa sports ng boxing. Pero alam mo ba na magmula nang magsimula si Pacman sa boxing ay si Buboy Fernandez na ang nagsilbing kaibigan at trainer nito bago pa umangat sa kanyang karir. Pareho kasi nilang iniwan ang kanika nilang pamilya dahil sa hirap ng buhay upang itaguyod. At isa nga sa nakita nilang solusyon ay ang pakikipagsapalaran sa loob ng boxing ring. At dito naranasan ng dalawa kung paanong magsimula sa mababa. Hindi pa kasi ganun kalaki ang kita at halos isang kahit isang tuka. Sa madaling sabi ay matira matibay. Kasabay naman ang mabilis na pag-angat ni Pacquiao. Nakilala niya sa kanyang unang laban sa Amerika si Coach Freddy Roach upang lalong mahasa ang kanyang kakayahan. Halos father and son nga daw ang kanilang tandem. Ngunit di kalaunan ay nakaranas ang Pinoy ng pagkatalo kay Timothy Bradley, Juan Manuel Marquez at sa controversial fight, Jeff Horn ng bansang Australia. At dahil nga dyan ay mas in-advise na lang ni Coach Freddy Roach ang pagre-retiro para kay Manny Pacquiao. Pero ang nakakabilib po ay ang motivation at pagtitiwala ni Buboy Fernandez sa kanyang kaibigan. Panoorin po natin kung anong klaseng Manny Pacquiao ang lumaban sa boxing ring sa kamay ng head trainer na si Buboy Fernandez. Okay, muli nating sariwain tong bakbakan na to dahil napakalupit nitong motivation kay Manny Pacquiao. Ito yung parang delikadong laban sana na inaasahan ng ibang boksingero at coach para kay Manny Pacquiao. Pero shoutout muna natin yung mga solid ka-brother na si Rafael Pilapil, Mr. Good Boy at Jomari Galang. Shoutout mga solid ka-brother. Tignan natin yung galaw ni Manny Pacquiao dito. Kung talaga nga bang walang ibubuga sa bakbakan. Ayan o, early rounds pa lang. At nahihirapan si Lucas Matisse. Napasukin eh, si Pacquiao eh. Si Lucas Matisse po is recognized bilang power puncher. At saka ito yung hari noon sa anong light welterweight. Lucas Matisse. In terms of knockout percentage, eh, napakataas po talaga pagdating sa boxing. Pero nabaliwala yun kay Manny Pacquiao dito eh. At dagdag ko lang, mas matanda si Manny Pacquiao kaysa kay Matisse. Pero yung pinapakita ni Manny Pacquiao dito, ayan o, siya yung laging ano, sumusugod. Tignan pa natin yung galaw. I-compare natin mamaya. Ayun, napansin ko kay Manny Pacquiao dito, parang kinakat niya yung ring eh para kay Matisse. Mawalan siya ng ano, ng pupuntahan. Tapos nagkaroon ng ano, mas pulidong suntok sa bodega si Pacquiao. Maganda yung ano, yung sinasabi sa kanya ni ano, Coach Buboy. Ayun oh, si Pacquiao talaga yung nag-i-initiate palagi ng bakbakan eh, na dapat ginagawa ni Matisse. Nagmukhang ano si Matisse dito, parang amateur. Hindi niya mapakita ang gila si Manny Pacquiao eh. Pero take note ah, ang daming boksingerong takot na magkaharap tong silang dalawa, pati mga coach. Si Coach Freddy Roach nga umayaw sa labang to eh. Iniwan si Manny, pero siguro baka challenge niya rin yung kay Manny Pacquiao. At dito nga lumabas yun, yung challenge na yun. Ganda nung bitaw ni Manny Pacquiao dun eh. Tapos parang mas malaki yung katawan ni Manny Pacquiao dito sa laban, mismong laban.
Asia. This is the biggest sporting event this country may have ever seen since 1975 when Muhammad Ali defended his world title here. Hindi kayang anuhin utakan ni Matisse si Pacquiao. Tsaka yung galaw, oh, nako-compare ko eh. Kahit mas matanda si Manny Pacquiao. Tignan nyo dito sa laban kung sino yung nagmukhang matanda. Hindi kayang tapatan ni Matisse yung speed rin ni Manny Pacquiao dito eh. Ano, parang mas ano niya yung ano. Mas priority niya yung depensa tsaka paglayo. Pasok na pasok. Uppercut, walang ka depensa doon. Tsaka ang tigas ni Manny Pacquiao dito. Tingnan nyo, walang, parang ang hirap puruhan. Kondisyon na kondisyon. Ano kayang ginawa ni ano dito? Buboy Fernandez. Oh, iba yung gutom ni Pacquiao dito eh. Shoutout din pala natin yung mga solid na tropa. Si Wawi Tessing, tsaka si Delo, tsaka si Precious. Ayan, yung bakbakan. Simulat sa pool, hindi tumigil si Manny Pacquiao. Kakasugod eh. Yun, nag-i-invest pa rin talaga sa bodega. Careful as well. He's walking into the power hand of Matisse, that right hand, looking to set up that left hand. Kumbaga sa ring IQ, sisiw na sisiw kay Manny Pacquiao. Yung isang Lucas Matisse. Sa mga hindi nakakakilala kay Matisse, check nyo po yung record niyan. Kung gaano katikas yung record niyan, kartada niyan. Talagang katatakutan eh. Pero nung nakalaban niya si Pacquiao, oh, ayan oh. Ang ganda ng pacing ni Manny Pacquiao dito. Talagang focus, tapos hindi pinagbibigyan yung kalaban. Solid lahat ng suntok ni Pacquiao din eh. Yung kaliwa, yung uppercut. Yan yung nagustuhan ko kay Manny Pacquiao. Once na minaliit mo si Manny Pacquiao, lalabas at lalabas yung galing sa ring. Motivation ni Manny Pacquiao yun, yung iniwan siya ni Roach. Uy! Mayayari sa bodega to. Iba yung ano, opensa ni Matisse. Nag-iba yung ano, galaw. Kumpara dati, nasuntok na suntok. Tsaka may tulis. Ngayon, parang wala eh. Diba talaga yung kalidad ni Manny Pacquiao? Ayun, oh. Ramdam ni, ano yun, ni Matisse. Delikado yung mga patama ni Pacquiao. May suntok sa... Ayun yung mahirap kay Pacquiao eh. May suntok sa bodega, may suntok pa sa ulo. Salamat nga pala sa mga nakikitambay sa channel natin ng Solid Ka Brother. Na-appreciate ko kayong lahat. At saka salamat talaga. At ini-enjoy lang natin to. Mga reaction video, mga commentary ng ano, kapiraso. Tsaka tutok sa bakbakan. And para lang tayong nanood ng scene na magkakasama. There you go. Matisse needs to get loose there. Get his shoulder rhythm going. Get his upper body. Level change. There you go. Now you're seeing Matisse get a little bit looser. Kakaiba yung opensa ni Pacquiao dito eh. Hindi lang siya basta sugod eh.
hinahanapan niya yung magandang ano pwesto ng papatatama ang suntok. Ano niyo, yun o. Ginigiba niya yung depensa paunti-unti ng jab. Yung jab na yun, parang walang intensyong ano, manakit. Alisin lang yung depensa. Yung kamao ni Matisse, tapos tsaka bibigyan ng pulitong suntok. Ang ganda nung ano, ginawa nilang ano, strategy nila ano. Nila Buboy. Ayun o, diba? Wala siyang intensyong ano yun eh. Alisin lang yung depensa. Uy! Tinan mo, hindi mo alam kung paano nasaktan. Galing. Dito parang na-appreciate ko yung mga ibang galaw ni Manny Pacquiao dito. Na sinisira lang yung depensa. Matalino rin si Buboy sa mga diskarte eh. Kasi kilalang kilala niya si Manny Pacquiao simulat sa pool. Kaya ito yung mga panahon na dinadown si Manny Pacquiao. Pero nasa side pa rin niya si Buboy. Pinoy tandem pa rin talaga. At pag Pinoy tandem ang ano, nagsama, eh ito yung performance na yun. Uy, grabe. Sinira lang yung depensa, sabi binigyan ang binigyan. Titiklop na to pag ganito. Lumambot-lambot na yun. Yung depensa ni ano, Matisse. Uy! Shoutout nga rin pala sa tropa natin na si June Salinas, na isang solid ka-brother natin dito. Isang followers din natin na ano na suporta pa rin talaga. At chill lang sa panood. Shoutout June Salinas. Na-appreciate ko talaga tong galaw ni Pacquiao dito. Hindi ganun kalakas yung bitaw nung ano, jab. Panira lang talaga ng depensa. Ayan, tinitiyempohan na lang ni Pacquiao. Kasi bukas na open ni open na open na yung depensa ni Matisse. Ay, ramdam ni Matisse yung ano, suntok sa bodega. Napatayo. Ito ata yung all-Filipino eh. All-Filipino lineup sa team ni Manny Pacquiao. Marvin Somojo, Neri, tapos si ano, Buboy Fernandez. Ito, magkakaintindihan talaga si Manny Pacquiao at si Buboy dito. Isa lang yung pakikinggan ni Manny Pacquiao. Sarili niya lang tsaka siya, si ano, si Buboy. Ayan, medyo nagiging ano na, sumasabay na si Matisse. Sa pool na sa pool dun sa ano, kaliwa. Uy! Uppercut. Grabe yung uppercut na Pacquiao dun. Pagkatapos manira ng depensa, ganun yung gagawin sa'yo. Ayun, sumasabay na. Ito yung magandang ano, pagkakataon pag sumabay si Matisse. Kasi wala rin siyang choice eh. Hindi naman niya kayang i-outbox si Pacquiao. Diba? Yun o, nagiging open na. Maganda to. The one thing about the Jeff Horn fight, he showed good footwork, he showed boxing skills. Man still has a lot of fight left in him. Now, I will say I saw Manny Pacquiao firsthand eating a steak. Masipag nung masipag bumitaw ni Pacquiao ng jab eh, yung maganda kay Manny Pacquiao eh. It seems to be paying off today because he's looking very strong in there. Ooh, grabe yun. Hirap na to, wala na to. Wala. Ang ganda nung ano, yung galaw ni Pacquiao doon. Parang kakaiba talaga yung si Buboy oh, napaano na lang oh. Alam nila yung hirap nila sa ano, sa training, pati strategy. Oh yeah, absolutely.
Nakakatawang isipin, bandera ulit natin nakalatag sa ano, sa tuktok. The winner by TKO victory, and now once again he is the welterweight champion of the world, the pride of the Philippines, Manny. Muling na itaas ang bandera ng Pilipinas sa pagkakataong knockout ang naging panalo. Halos mapaiyak at mapaluhod si Buboy Fernandez. 7 taon kasi ang itinagal bago muling magwagi sa isang impresibong knockout ang ating pambansang Kamao. Isa rin itong magandang senyales na kapag ibinuhos ng Pinoy ang buong kakayahan ay isang impresibong laban ng ating asahan. Siguro ay hindi naman rin masama ang advice ni Coach Freddy Roach. Parang mag-ama na rin kasi ang kanilang turingan sa tagal nilang nagsama sa larangan. At sa bakbakan ngang ito ay naglalarawan lang na ang Pinoy kapag nagtulungan kahit ano pang sabihin at iharang ay paniguradong kayang-kayang lampasan. Sa atin naman pong katanungan, pabor ka ba na ipagpatuloy ni Buboy Fernandez ang pagiging trainer sa boxing? Comment your opinion sa baba at ating pag-usapan. Ka-brother!